Malakas na tunog ng ambulansya ang naririnig ni Monica habang hinuhubad ang isang pares ng mga guwantes na suot niya at pabalibag na itinapon sa basurahan. Nang mga oras na iyon, nasa labas siya ng ospital, malapit sa bukana ng pintuan ng ER. Isa siyang emergency specialist doctor, kaya ang buong oras ng duty niya ay pamamalagi sa ER. Pasyente! Malakas na sigaw ng lalaking medic volunteer. Tulak ng mga ito ang isang main stretcher tray kung saan nakahiga ang pasyenteng kasalukuyang nag-aagaw buhay. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng nurse nang makapasok na ang mga ito sa loob ng ER. Car accident! Marami nang nawalang dugo! Agad na sumagot ang lalaki. At itinuro naman ng nurse kung saang higaan ihihiga ang pasyente. Anong vitals niya? Tanong niya sa nurse. 50 over 60 at marami ng dugong nawala sa kanya. Habang ginagawa ang mga procedure at protocols sa loob ng ER, nakakita siya ng isang bagay na pinakaayaw niya. Iyon ay ang umaagos na dugo. Isang car accident ang pinanggalingan ng pasyente. At dahil doon, halos bumuhos ang dugo nito. Iyon ang ayaw niya. Kaya sa halip na gamutin ang pasyente, nagtatakbo siya patungong CR at mabuti na lang ay may isang doktor paroon. Ang senior niya nagalit sa kanya dahil simula nang mapasok siya sa ospital na iyon, wala pa siyang nagagamot ng maayos. Grabe! Anong klaseng doktor siya? Doktor na nahihilo at nasusuka dahil sa dugo. Hindi ako makapaniwala. Magaling at matalino siya. Paano nangyari yun? Naiiling na pinuntahan nito ang dapat ay pasyente niya. Hanggang sa naipasok sa operating room ang pasyente at naoperahan, hindi pa rin siya nakabalik sa loob ng ER. Sabi pa ng mama niya, mag-aral pa siya para maging surgeon. Iyon pala, walang alam ang mga ito na puro kapalpakan ang gagawin niya sa loob ng ospital. Kinabukasan, pinatawag siya sa head office ng ospital nila. Nalaman na pala ng papa niya ang nangyari. Monica, alam mo ba kung anong klaseng kapalpakan ang ginawa mo sa loob ng ER kagabi? Sabi ng ama niya. Sorry po papa, hindi ko naman akalaing masusuka ako. Nahilo lang talaga ako kasi buong araw akong walang kain. Dahilan niya sa kanyang ama. Ano? Tigilan mo na ang mga dahilan mo. Emergency specialist ka. Dapat nangunguna ka sa pag-apula at pagpapatigil ng pagdurugo ng pasyente. Hindi iyong tinatakbuhan mo ang dugo. Anong klase kang doktor? Kayo lang naman ang may gustong magdoktor ako. Alam niyo naman nung pisa pa lang, art ang gusto ko. Ngunit ikinagulat niya ang malakas na impact ng palad ng kanyang ama. Diyan naman kayo magaling, sa pananakit sa akin. Ayokong maging doktor. Hindi na siya umiiyak dahil sanay na siyang masampal. Kung hindi ang ama niya, ay ang ina niya ang nakakapanakit sa kanya. Ang tigas ng ulo mo, kahihiyan ka sa amin ng mama mo. Sigaw ng papa niya. Tumayo na siya at lumabas ng opisina nito. Paglabas niya, hindi niya akalaing makakasulubong niya si Dylan, ang doktor na kakapasok lang sa ospital nila. Alam niyang kulig niya ito noong nag-aaral pa lang siya sa med school na pinasukan niya. Ito yung lalaking kung tawagin ay Mr. Poor Genius. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Siya naman ay sinusundan na rin ang binata ng masamang tingin. Tapos ay huminto ito sa tapat ng pintuan ng opisina ng kanyang ama. So dito ka na pala magtatrabaho? Natanong niya bago tuluyang umalis. Oh, bakit? Wala lang. Good luck sa atin. Mukhang marami tayong pagkakasunduan. Sabi lang niya sabay talikod. Tiningnan lang siya nito at alanganing umiti. Naiinis siyang napanguso. Mukhang arugante rin palang isang iyon. Nasabi niya sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagsimula ang araw ni Dylan. At syempre, dahil genius nga ito, halos lahat ay hangang-hanga sa binata. Lahat ng gabi nito ay approved sa mga nakatataas. Samantalang siya, palaging sermon ang tinatanggap niya. Oh, Dr. Monica, anong ginagawa mo dyan? May meeting ang mga doctor ngayon. Bakit wala ka dun? Tanong sa kanya ni Lucy na kanyang kaibigan. Kailangan pa ba ako dun? Nandun na yung genius. Bakit pa? Mapakla niyang sagot na tanong rin. Mukhang may hindi kayo pagkakaunawaan ni Dr. Dylan. Ano bang meron? Eh hindi ba magkabatch kayo sa med school dati? Lucy, huwag mo na nga akong tinatanong tungkol sa kanya. Papasok na ako sa ER. Saka alam mo naman na hindi ako dapat nawawala sa ER. Sagot niya sabay tayo. Nawala sa isipan niya na nasusuka nga pala siya sa dugo. Ay naku ang kaibigan ko.
makakalimuti na talaga. Naiiling na lang na sinundan siya ng tingin ni Lucy. Pagpasok niya sa ER, ang binata ang una niyang nakita. Ang akala niya ay kasama ito sa meeting ng mga doktor. Anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa meeting ka. Baguhan lang naman ako. Bakit kailangan ko umaten doon? Ako ang natasan para asikusuhin ang buong ER. Kasi madalas raw matakot at masuka sa dugo ang ER specialist dito. Sabi nito na halatang nagpaparinig sa kanya. At ang lalo pa niyang ikinainis ay hindi man lang siya nito tinitingnan. Nakatuon ang mga mata nito sa laptop na naroon at tinitingnan ng x-ray na kung sinong pasyente. Bastos ka rin eh no? Ganyan ka makipag-usap sa anak ng may-ari ng ospital na pinapasukan mo? Nakataas ang isang kilay niya. Tinignan siya ng binata. Sa pagkakaalam ko, ikaw ay yung doktor na pumapalpak sa harap ng pasyente. Sa tingin mo paano kita magagawang igalang kung hindi mo nga magawang igalang at irespeto ang sarili mong katungkulan? I think hindi mo na pinahalagahan ang pagiging doktor mo. So anong silbi ng pagiging anak mo na may-ari ng ospital? Pagkasabi nito ng ganoon, tinalikuran na lang siyang bigla. Lahat ng mga nurse ay narinig ang mga sinabi nito sa kanya at pawang katahimikan ang naghari sa buong ER. Nurse Lucy, may gunting ba tayo dyan? O kahit na scalpel na lang, parang gusto kong mag-dissect ng tao ngayon. Gigil niyang salita habang masama ang tingin sa binatang doktor. May cardiac arrest ang pasyente! Sigaw ng isang nurse, kaya sabay pa silang napatakbo sa bed number 3 para puntahan ang pasyente ngayon. Mabilis siyang sumampa sa kama, sa ibabaw ng pasyente at binigyan ng agarang CPR ang pasyente. Si Dr. Dila naman ang siyang nagkabit ng ambubag sa bibig nito. Kapwa nila sinasagip ang buhay ng pasyente ng sandaling iyon. I-check ko ang pulse niya. Sabi niya nang huminto na sa pump sa ibabaw ng dibdib ng pasyente. Tapos ay si Dila na naman ang pumalit. Ilang minuto nilang pinagpalitang ginawa ang CPR hanggang sa magbalik ang pulso ng lalaki. Okay na! Bumalik na ang pulso niya! Sabi rin ni Lucy. Good job guys! Sabi ng head nurse na naroon at nakasaksi ng kanilang ginawa. Tapos noon ay habol hininga siyang lumabas ng ER. Pagkahubad ng lahat ng disposable suit ay naroon na naman siya at humihigop ng hangin. Pakiramdam niya kanina ay para bang mauubos pati ang hininga niya. Iyon ang unang pagkakataon na nakapagligtas siya ng buhay ng tao sa loob ng ilang taon niyang pagiging doktor. Natutulala siyang napatingin sa mga palad niya. Kumusta ka? Tanong ng isang tinig sa likuran niya. Nang lingunin niya, nakita nga niyang si Dylan iyon. Okay lang. Bakit nagpunta ka ba rito? Para insultin ako? Natanong niya habang nakayuko pa rin. Hindi ha. Sasabihin ko lang, good job. Sabi nito sabay talikod na ulit. Naiwan siyang hindi makapaniwala sa narinig niya. Pinuri niya ba ako? Ang yabang ah. Sabi na lang niya sa sarili niya. Ngunit hindi niya alam kung bakit napapangiti ng kusa ang mga labi niya. Natakpan niya iyon. Bakit akong umiiti? Pauwi na siya ng oras na iyon nang marinig niya ang usap-usapan ng ilang doktor din sa staff room nila. Grabe, nagpapabida na naman yung si poor genius boy doon sa ER. Ayoko siyang maka-duty. Pareho din ng isang doktor na tumatakbo kapag nakakakita ng dugo. Halos magkandasuka. Kapag sila ang kasama ko, parang wala akong gana magtrabaho. Sabi ni Dr. Alvin, hindi niya mapigilan ng sumingit. Ah talaga? Kahit pala dito sa ospital, uso na rin marites. And take note, mga lalaki kayo ha? Nakakatawa. Sabi niya sabay talikod sa mga ito. Nagpupuyos ang kanyang kalooban dahil sa mga narinig niya. Hindi niya akalain na ganun ang mga ito. Pinag-uusapan ng mga kasama nila ng talikuran. Naiiling na lang niyang pinindot ang remote ng kanyang sasakyan. Habang pinapaandar ang kotse niya, nakita niya si Dylan na naglalakad sa kalsada. Doc Dylan! Sigaw niya. Huminto lang ito sa paglalakad at tumingin sa kanya. Nagulat siya nang lumapit ito at buksan ang pintuan, saka sumakay. Bakit ka sumakay? Nagtataka niyang tanong sa binata. Akala ko imbitahin mo kong sumabay sa'yo. Hindi na kita pinahirapan pa. Seryoso ang pagsasalita nito kaya hindi niya alam kung nagbibiro lang ba. Seryoso? Akala mo talaga i-invite kitang sumabay sa akin? Napapataas ang kilay niya habang napapabuga ng hangin. Tara na, doon lang ako sasakayan ng bus. Sabi pa nito. Ano? Ako talaga maghahatid sa iyo papunta sa sakayan ng bus?
Ba't hindi ka sumakay papunta roon? Napakamot muna sa dilan sa liig nito bago nagsalita. Okay, tangka itong aalis. Wait! Sige na! Ihahatid na kita. Nakakaawa ka, kaya sige na. Sabi niya. Okay, alis na tayo. Sabi lang nito. Alam mo nakakaawa ka. Dapat hindi ka dito nagtrabaho. Ano kaya kung lumipat ka na lang sa public hospital? Kasi mas okay ka doon. Ikaw ang kailangan ng public hospital kasi magaling kang doktor. Sabi niya. Sige, gagawin ko kung lilipat ka rin. Ano? Bakit naman ako lilipat? Okay ka lang ba? Kita mo, kung ako sa'yo, huwag ka nang magsalita kung ikaw mismo hindi mo kayang gawin. Huwag mong itulak ang ibang tao sa bagay na ikaw mismo sa sarili mo. Alam na ayaw mo. Sabi ni Dylan. Pinag-uusapan ka ng lahat. Bakit nagtitiis ka sa ospital ng papa ko? Sagot niya at nais niyang ipaalam iyon sa binata. Ikaw rin naman. Pareho lang tayo. Kaya nga madalas nila tayong iwan sa ER. Kasi isang poor na doktor. At ikaw naman, isang nasusuka at tumatakbo sa ER. Kaya bagay tayo, diba? Sagot lang nito sa kanya at tumingin ng seryoso lang. Seryoso lang palagi ang ekspresyon nito sa tuwing magkausap sila. Di minsan, hindi pa yata niya ito nakitang umiti. Talaga? Nasagot niya sa binata habang nakataas ang kilay niya. Alam naman niya ang sinasabi sa kanya ng lahat ng mga tao sa ospital na pinapasukan. Pero para bang mas naiinsulto siya nung nanggaling na kay Dylan ng lahat. Pero nagulat siya nang bigla na lang ito tumawa ng malakas. Iyong para bang tuwang-tuwa na makita ang mukha niya. Anong nakakatawa? Tanong niya sabay pinaandar ang kotse. Wala lang. Ang cute mo pala kapag nalalaman mo ang sinabi ng ibang tao sa'yo. So? Hindi nakakatuwa ha? Sagot na naman niya. Nang ihinto niya ang sasakyan at bumaba na ito, naroon pa rin ang pagtataka niya para sa binata. Alam niyang ilang taon na rin ang nagdaan buhat nang maging doktor sila. Siya, hindi gumaling sa pandidiri niya sa dugo. Pero nakasurvive naman siya sa ilang taong napagdaanan niya. Iyon ay dahil alam ng lahat na anak siya ng may-ari ng malaking ospital nila. Nang sumunod pang araw, hindi niya akalaing mararamdaman na naman niya ang anxiety niya sa dugo. Suka siya ng suka sa loob ng banyo. Nang lumabas siya, nagulat siya na naroon si Dylan. Oh, anong ginagawa mo rito? Nagtataka niyang tanong. Inaatake ka naman ng suka syndrome mo. Paano ka tumagal na maging doktor kung ganyan ka? Hindi mo ba alam na kapag inireklamo ka na ng iba, pwede kang mawala ng lisensya? And so, wala akong pakialam. Alam mo bang hindi ko naman talagang gusto maging doktor? Pinilit lang nila ako at hanggang ngayon, pinagdurusahan ko pa rin ang pinili kong profesyon. Mariin niyang salita. Alam mo bang maswerte ka kasi naging doktor ka nang walang kihirap-hirap? Alam mo bang mga pinagdaanan ko para maging doktor? Oo, alam ko. Mahirap kasi ang pamilya mo. Wala kang pang-aral. Pero super genius mo. Kaya eto ka ngayon, isang dakilang mahirap na doktor. Bakit ba hindi mo ginamit ang galing mo para magpayaman, katulad ng iba? Lumakad siya papalapit sa table niya at doon naupo sa upuang naroon. Monica, mag-isip ka na muna bago sabihin na ayos lang sa iyong mawalang lisensya mo bilang doktor. Kasi ako, pinaghirapan ko ng gusto. Alam kong alam mo kung paano mawawala ang pagsusuka mo. Isa lang ang paraan. Pues, ano yun? Para magawa ko na. Hindi ko rin naman gustong masuka parati at pagtawanan ng marami. Sagot niya. Tanggapin mong doktor ka. Gustuhin mo kung anong trabaho mo. Sa ganoong paraan, magagawa mo magtrabaho ng maayos. Hindi ka takot sa dugo. Ayaw mo ng dugo kasi ayaw mo ng ginagawa mo. Iyon lang at tinalikuran na siya nito. Naiwan siyang natutulala. Hindi siya makapaniwala na nilekturan siya ni Mr. Genius. Ang lalaking noon ay palagi niya nakikitang seryoso. Tama naman ito. Pinaghirapan niya rin ang lisensya niya kahit na ayaw niyang maging doktor. Dumating pa rin ang time na nagagawa niya kahit na hindi niya gusto. Nakatanggap siya ng tawag mula sa ER. May emergency patient na galing sa isang nasunog na gusali. Nakakaawang pasyente habang kasunod naman ng mga ito ang dalawang bata. Tatay! Doktor! Tulungan niyo po ang tatay namin! Gagaling pa po ba siya? Tanong ng isang bata kasama ang kapatid nitong mas maliit pa. Oo naman, gagaling siya. Gagawin namin ang lahat para gumaling siya. Sabi pa niya sa mga bata. Sa labas na muna kayo. Hindi makakabuti na makita niyo pa ito. Doon muna kayo sa waiting area. Sabi naman ni Lucy. Nakakaawa sila.
nasabi niya habang nakatingin sa mga bata. Ano pang hinihintay mo? Kailangan ka na ng pasyente. Sabi ni Dila na nasa likuran pala niya. Lumakad ito at nauna sa kanya. Lumapit na rin siya at nagmadaling tumulong sa paggamot sa lalaking nasunog. Kasunod noon, marami pang pasyenteng dumating na nasama sa aksidenteng sunog sa isang gusaling malapit sa kanilang ospital. Nang gumabi na, nasa labas lang siya ng ER sa lugar na parati niyang tinatambayan. Andito ka na naman? Tanong ni Dilan, sabay abot ng maliit na paper cup na may lamang kape. Tinanggap naman niya iyon at saka ininom. Wala lang. Naisip ko lang mga nangyari ngayon. Pati na yung mga sinabi mo kanina sa akin. Alam mo, tama ka. Hindi naman talaga ito anxiety sa dugo, kundi dahil ayoko talaga ng ginagawa ko. Hindi ko tanggap ang propesyong ito. Akala ko noon mauunawaan na nila ako kapag nalaman nila na may anxiety ako sa dugo. Pero wala. Naramdaman ko lang ang pagiging disappointed nila sa akin. Kasi nga maging pintor ang gusto ko dati. Hanggang sa naging graphic art nga ang naging libangan ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako makatakas. Paulit-ulit kong tinatanong kung bakit kailangan kong mapabilang sa angkan ng mga doktor. Hindi ko gustong manggamot. Pero hindi iyon na nakikita ko kanina. Baka naiisip mo lang na ayaw mo maging doktor kasi pakiramdam mo, hindi ka nabigyan ng pagkakataong mamili kung anong gusto mo. Pero alam ko sa puso mo, merong lugar na awa para sa mga pasyente. Kasi kung hindi, hindi ka tatagal ng 3 taon sa pagiging doktor. Napatingin siya kay Dilan. Hindi niya maunawaan kung bakit ganun ito magsalita na para bang kilalang kilala siya nito at nababasa ang bawat niyang kilos. Isa ka bang hindi niya na ituloy ang sasabihin kasi bigla na lang itong yumukod at inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Isa akong doktor na katulad mo at gusto kong sabihin sa'yo na masaya akong ikaw ang kapareho ko sa ER. Sabi lang nito, sabay tinuldok ng mahina ng hintuturong daliri nito ang ilong niya. Tapos ay tumalikod na at umalis. Naiwan naman siyang napapakurap-kurap ang mga mata. Para bang huminto ang oras at ang naririnig lang niya ay ang tibok ng puso niya. Ilang minuto siyang ganoon bago siya makita ni Lucy. Monica! Ano nangyayari sa'yo? Tanong nito sa kanya habang nakapamulsa sa suot na scrub suit ang dalawang kamay. Wala. Okay lang ako. Tumayo na siya at sabay na silang pumasok sa loob ng ospital. Simula noon ay naging magaan na para kay Monica ang bawat duty niya sa ER. Isang beses na makita niya si Dila na nasa OR at may inoperahan, nasabi niya sa kanyang sarili na para bang masarap na makasama siya sa loob ng lugar na iyon. Ang araw na lumilipas na nakakatrabaho niya ang binata ay tila ba nagbigay sa kanya ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang pagiging doktor. Oh, gabi na Doc Monica. Bakit nandito ka pa? Diba tapos na ang duty mo? May mga doktor na sa ER. Tanong ni Dilan. Nakaupo pa kasi siya sa isa sa mga upuang naroon sa may lobby, malapit sa emergency room. Ha? Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Tanong niya. Hindi pa. Kasi hindi dumating si Dr. Johnny. May importanteng lakad daw. Kaya nakiusap sa akin na ako na munang pumalit sa kanya. Sabi nito. Bakit sobrang dedicated mo sa trabaho? Halos lahat palitan mo na. Kapag gusto ng isa na mag-day off o magliwaliw, nagagawa nila kasi nandyan ka naman. Halos isang beses pa lang kitang nakitang umuwi. Sobrang pangit ba ng tinutuluyan mo at ayaw mo nang umuwi? Monica, hindi ganun. Mahal ko lang talaga ang trabaho ko dito. At nandito rin kasi yung taong gusto ko. Kaya mas ganado ako magtrabaho. Nakangiti nitong sabi. Talaga? Sino naman yun? Secret. Ayokong sa akin manggaling. Pero malalaman niya rin yun. Biglang nagring ang cellphone nito. Kaya naman tumalikod na ito at iniwan siya. Nagulat siya nang tumunog rin ang cellphone niya at nakareceive ng text galing sa number ni Dilan. Ingat ka. Napangiti siya nang mabasa iyon at tila nakadama ng saya sa puso niya. Saka siya tuluyang umalis sa ospital. Ilang araw na siyang masaya simula nung matanggap ang text na iyon buhat sa binata. Kaya lang, biglang sumama na naman ang timpla niya matapos makita nakikipag-usap si Dilan sa isang baguhang nurse sa ER. Napansin din niya na palaging magkasama ang dalawa. Sylvia, pinapatawag mga bagong nurse. May meeting yata kayo. Mapakla niyang sabi sa babae habang masayang nag-uusap ang dalawa.
Hindi niya alam kung magkakilala na ba ang mga ito o talagang mahilig lang mag-flirt ang binata. Ikaw pa talagang tumawag sa kanya? Tanong ni Dylan. Bakit? Masama ba? Saka ikaw, may pasyente ka ron na naghihintay sa'yo tapos nandito ka lang pala, nakikipaglandian sa mga bagong nurse. Nakasimangot niyang sabi. Lumapit naman ang binata at hinawakan ng noon niya. Wala kang lagnat, pero may syndrome ka. Sabi nito habang nakatitig sa kanya. Ano? Ano na namang syndrome mo yun? Celos syndrome. Napapangisin itong ibinulong sa kanya. Sabay alis na habang tumatawa ng malakas. Ang kapal ha? Anong ibig niyang sabihin? Tanging nasabi niya habang nakatingin sa binata. Kinagabihan, lahat ng mga kasama nila ay nagkita-kita sa isang restaurant para magkasiyahan. Halos lahat yata ng mga pang-umagang staff ng ER ay naroon. Kasama sila. Pero siya, hindi na naalis ang pagsisimungot niya kasi hindi niya akalaing isasama pala mga baguhang nurse sa lakad na iyon. Akala ko tayo-tayo lang. Bakit kasama pala pati mga baguhang nurse at doktor? Natanong niya kay Lucy. Ikaw naman friend, umiiral na naman ang katarayan mo. Siyempre, pa-welcome natin ito sa kanila. Sumabay ka na lang sa kasiyahan. Sabi ng kaibigan niya. Ay, ewan. Bulalas niya. Hindi niya alam kung bakit ba inis na inis siya sa mga sandaling iyon. Naasar siya kasi talagang tinabihan pa si Dylan ng mga baguhang nurse. At ang binata naman ay tila ba nag-e-enjoy sa mga kababaihang nakapaligid sa kanya. Nang biglang maglapitan ng ilang kalalakihang doktor din sa kanilang table. Oh, naririto pala mga pang-umagang staff ng ER. May panahon pa talaga kayong magsaya ha? Sabi ni Dr. Alvin. Bakit ba? Eh kayo nga kahit na full loaded ang schedule ninyo, nagagawa nyo pa rin. Kami pa kaya na minsan lang makalis sa ER? Sagot niya. Oh, nagsalita si Dr. Suka. Ano, okay na ba ang anxiety mo? Palibhasa, gumagaling siya lately. Kaya yan, matapang nang sumagot. Sabi ni Alvin habang pailing-iling pa na nakatingin sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ano pong problema mo sa akin, Dr. Alvin? Sa pagkakaalam ko, hindi mo na problema ang isang katulad ko. Bakit apektado ka sa anxiety ko? Unless, type mo ko. Nakataas ang kilay na saad niya. Nakakatawa naman ang sinasabi mo, Dr. Monica. Wala akong balak na magkagusto sa isang babaeng hindi karapat-dapat na maging doktor. Actually, nananatili lang naman ang lisensya mo. Kasing magulang mo ang may-ari at angkan kayo ng mga doktor. Pero hindi talaga nababagay sa'yo. Sabi na naman ni Alvin. Bakit ba galit na galit ka sa kaibigan ko? Kung inggit ka, tumahimik ka na lang. Sabat ni Lucy. Isa ka pa. Sagot ni Alvin. Pwede ba? Umalis kayo rito. Nagkakasiyahan kami pero darating kayo para manira ng mood. Alis na, mga buisit! Sabi ni Monica. Hindi siya natutuwa sa mga pangiinsulto nito. Ikaw naman, Dr. Dylan. Hindi ko akalain na matatanggap ka sa ospital na pinagtatrabahuan ko. Alam ko mga may class na doktor ang narito. Pero ang poor doctor na tulad mo? Umiling-iling muna ito. Nakakadiri. Maraming sabi-sabi noon na puro mayayaman ang inooperahan mo. Totoo ba? Pero parang hindi ka umangat ng dahil sa ginawa mo. Pwede ba umalis ka na nga rito? Sigaw niya. Kaya lang sadyang mapangasar at nang iinsulto si Dr. Alvin. Kaya hindi na siya nakapagpigil at nasampal niya ito. Kamuntik na siyang patulan ngunit namagitan sa kanila si Dylan. Tama na yan. Mga doktor tayo at nasa pampublikong lugar. Hindi tayo mga bata para mag-away ng ganito. Kung may sama ka ng loob sa akin, huwag mo nang idamay si Monica. Ako na lang ang pagsabihan mo ng kung ano-ano. Okay ba yun sa'yo? Mahinahong salita ni Dylan. Dahil doon, mas lalo pa itong naging cool sa paningin ng lahat ng kababaihan. Tama si Dr. Dylan Angeles. At least, kahit na mahirap siya katulad ng sinabi niyo, napaka-professional niya kaysa sa inyo. Sabi na naman niya. Talagang nagkampihan pa kayo. Naiinis na umalis si Dr. Alvin kasama ng mga kasamahan nito. Habang nagkakasiyahan, hindi niya alam na marami na pala siyang nainom. Naisipan niyang tumayo na para umuwi nang hindi nagpapaalam sa mga kasama. Hindi niya alam na sinundan siya ni Dylan. Nang muntik na siyang matumba, nagulat siya nang may sumapo sa kanya. Oh, ikaw pala. Masyado kang nagpakalasing. Hindi mo naman pala kaya. Sagot ni Dylan. Ha? Hindi ah. Kaya ko. Sige, mauna na ako.
Lumakad siya, papalayo sa binata. Kaya lang, nang dahil sa kalasingan, ay muli siyang tumumba at tuluyang nagdilim ang lahat para sa kanya. Umaga na nang magising siya. Masakit ang ulo niya at hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Nagulat na lang siya nang makita niyang nasa kama siya at kwartong hindi niya kilala. Kahit na kumikirot ang ulo niya, tumayo pa rin siya. Nasaan ako? Lucy? Tawag niya sa pangalan ng kaibigan. Inakala niyang ito ang tumulong sa kanya kagabi dahil sobrang lasing siya. Sobrang lasing mo kagabi, kaya iniuwi kita. Nagulat pa siya nang biglang may magsalita mula sa loob ng banyo. Hala, anong ginagawa mo rito? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Bahay ko kaya ito? Sagot lang ni Dylan habang nagpupunas sa mukha gamit ang face towel. Ano? Bakit mo ako inuwi? Pero, wala ka namang ginawang masama sa akin, di ba? Tanong niya sa binata habang yakap ang sarili. Mukha bang may gagawin ako sa'yo? Hindi kita type? Sabi nito sabay talikod. Sinundan niya ito patungong kwarto nito. Bakit mo ako dito pinatulog sa kwarto mo? Huwag mong sabihing tinabihan mo ako habang natutulog. Bakit, Monica? Gusto mo ba ikwento ko sa'yo kung paano ka natulog? O anong ginagawa mo habang natutulog ka? Nakapamewang na sabi ni Dylan. Walang saplot ang itaas na katawan nito, kaya napatalikod siya. Hoy! Mister, wala ka namang sasabihin kasi wala naman akong bad habit. Kapag tulog, no, kilala ko ang sarili ko. Sabi niya. Ah, ganun? Halika nga rito. Tingnan mo mga ginagawa mo. Sabi ng binata at hinatak siya palapit sa laptop nito. Kitang-kita niya kung gaano siya kalakas humilik at paikot-ikot siya sa buong kama ng binata. May time pa na nagtutuwad siya. Ano ka ba? Bakit mo ako kinuna ng video habang natutulog? Ang sama mo, Dylan. Burahin mo nga yan. Nakakainis ka naman. Sabi niya habang tinatangkang burahin ng video na nakikita kung anong mga ginagawa niya ng gabing iyon. Nakakatawa ka. Ganyan ka lang ba dahil lasing ka? O habit mo talaga yun kapag natutulog ka? Tanong ng binata habang tumatawa. So masaya ka na? Gusto mo talaga akong pagtawanan ng lahat, no? Nakakainis ka naman. Burahin mo na nga. Sabi niya. Pabilis namang lumapit ang binata at minura ang video. Sa cellphone mo. Baka meron pa dyan. Tanong niya na hinanap ang cellphone. Habang inaagaw ang cellphone sa binata, natumba sila sa kama nito at napaibabaw ito sa kanya. Wala na. Binura ko na. Sagot ng binata na naging malumanay bigla ang boses. Ayoko rin namang may iba makakita nun. Akin lang yun. Sabi nito. Ano? Sabi ko, akin ka lang. Sagot ni Dylan, sabay haplos sa uli niya. Hinawi pa nito ang mga hibla ng buhok niya na nalalaglag sa harap ng mukha niya. Sa sandaling iyon, nagkatitigan sila at naramdaman na naman niya ang mabilis na pindig ng puso niya. Para bang aatakihin siya. Lalo pa nang makita niyang unti-unting lumalapit ang mukha nito at hindi na nga niya napigilan ng maglapat ang mga labi nila. Nakita na nga lang niya ang kanyang sarili na napapangiti dahil sa kanilang ginawa. Aalis na muna ako. Magpahinga ka na muna dito. At huwag ka mag-alala. Wala akong gagawin na hindi mo alam. Sabi nito at tipid ng umiti. Nang makita niyang wala na ang binata, mabilis siyang napatalon sa kama nito at nagsalukbong ng kumot. Sa kama lakas na nagtitili sa ilalim ng unan. Hindi niya alam kung saan pa siya dadalhin ng kilig moments na nararamdaman niya. Para siyang teenager na kinilig ng dahil sa halika nila. Ano nangyayari sa'yo? Tanong ni Dylan sa kanya. Napalitaw tuloy bigla ang ulo niya sa labas ng kumot. Ha? Ay, wala! Umalis ka na nga! Sabi niya at iba nilibag pa ang unan sa binata. Naiilig na lang na umalis ng tuluyan si Dylan. Naiwan siyang kinikilig pa rin. Simula noon ay nagkaroon ng label ang relasyong meron sila ng binata. Hindi nga lang nila iyon pinapahalata sa iba. Pero alam nilang marami nang nakakapansin ng pag-iiba sa pagtrato nila sa isa't isa. Uy, mukhang blooming ka yata, doktora. Bati ni Lucy sa kanya. Oo nga, Doktora Monica. Mukhang parati kang nakangiti ngayon. Saka napansin namin na hindi na kayo nag-aaway ni Dr. Dylan. Sabi naman ng isa pang nurse. Nasa nurse station siya ng sandaling iyon. Tinitingnan ng ilang papel. Kayo talaga? Gusto niyo lang ng thrill dito sa ER natin. Iba na lang. Busy ako. Wala akong time na makipag-away. Sabi niya.
Maya-maya ay may lalaking pumasok sa ER at nagmawala. Hoy! Doktor, ikaw ba ang gumamot sa lalaking pumasok dito kamakailan lang? Sabi ng galit na lalaki. Yes, ako nga. Bakit? Anong problema? Tanong niya. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo. Ngayon din, ilabas niyo siya! Sigaw pa ng lalaki. Hindi po namin siya pwedeng ilabas kasi nakaschedule na po ang operasyon ng sinasabi niyong pasyente. Sagot pa niya. Ah, ganun? Naglabas ito ng patalim at tinangkang isasaksak sa kanya. Mabuti na lang at mabilis na nahawakan ni Dila ng kamay ng lalaki. Naroon na pala ito sa likod. Tumawag na kayo ng pulis. Utos ni Dilan. Kayo naman, mister. Hindi kayo dapat naglalabas ng patalim at nagbabanta sa mga doktor dito. Sabi ni Dilan habang pinipilipit nito ang isang braso ng lalaki. Ilang minuto lang at nakaresponde na ang mga pulis na malapit lang din sa ospital. Nakuha ang lalaki at agad na dinala ng mga pulis. Sige, kami na ang bahala sa lalaking ito. Sabi ng pulis. Habang nakatanaw sila sa lalaking hinuhuli, biglang nagsalita si Dilan. Sa susunod, kapag may ganun, lumayo ko na kaagad. Paano kung hindi ako dumating? E di nasaktan ka. Mag-iingat ka palagi kasi ayoko may mangyayari sa iyong masama. Sabi ni Dilan habang nakatitig sa kanya. Gusto sana niyang malusaw na naman sa kilig. Kaya lang, maraming taong nakatingin sa kanila. Okay. Sabi lang niya. Wow! Hindi ka kumontra sa sinabi niya? Sabi mo lang okay? Agad na sinalat ni Lucy ang noon niya. May sakit yata ang best friend ko ha? May mga sintomas ako nakikita. Natatawa nitong sabi habang sinusundan siya. Tumigil ka nga, ano na naman ba yun? Natanong niya sa kaibigan. Eddie, love syndrome. Malaki ang ngiti nitong salita habang pinagmamasdan ang namumulan niyang pisngi. Ano ba Lucy? Magtrabaho na nga tayo. Sabi na lang niya. Okay lang sa akin. Kahit na alam kong may hindi ka sinasabi sa akin, alam ko naman na love life iyan. Sabi ni Lucy habang mahinang umiiling. Pero muli itong huminto sa paglalakad at humarap sa kanya. But I am happy for you, friend. Sabi pa nito, siya naman ay tipid lang ng umiti sa kaibigan. Hindi pa niya masabi sa kaibigan ang tunay nilang status. Pauwi na siya ng gabing iyon. Nagulat siya nang may biglang nagtakip ng mga mata niya. Ano ba? Sino ba ito? Tanong niya. Hulaan mo. Bulong nito sa kanya. Pero alam na niyang si Dilan iyon. Kasi amoy na amoy niya ang gamit itong pabango. Dilan. Sagot niya. Ang bilis mo namang mahulaan. Paano mo nalaman? Tanong nito. Ikaw ha? Paano mo nakuha ang pabango ko? Ikaw lang naman ang gagamit ng pabango ko eh. Biro pa niya. Doktora, binili ko tong pabango ko. Huwag ka nga mapambintang. Sagot nito. Oo na. Saan ka naman pupunta ngayon? Napapangiti niyang tanong. Ngunit hinila siya ng binata sa kamay niya at saka pumara ng taxi. Oh, bakit magta-taxi tayo? May kotse ako eh. Nagtataka niyang tanong. Oo nga, but this time ako ang may gustong puntahan. Saka mamaya makita pa ng kung sino ang kotse mo. Sabi nito, alam ko naman na ayaw mong malaman ng lahat na may relasyon tayo. Tumigil ka nga dyan. Hindi totoo yan ha. Ikaw ang inaalala ko. Baka mamaya dyan asarin ka na naman nila Alvin. Alam mo naman palagi ka nilang inaasar. Sagot niya, ilang sandali lang at nasa isang lugar sila. Maganda ang lugar na iyon. Hindi niya alam na may dala palang pagkain si Dilan. Umupo sila sa damuhan at doon magkasamang pinagmasda ng mga bituin na kitang kita nila. Maging ang mga makikislap na ilaw mula sa mga building. Bakit dito mo naisipa makipag-date sa akin? Tanong niya. Wala lang. Parang romantic lang dito, di ba? Oo na. Ikaw na yung romantic ko. Sagot niya. Napahilig na lang ang ulo niya sa balikat nito. Monica, ano kasi? Simula nito na tila ba may gustong sabihin. Napatingin muna siya sa binata. Maya-maya ay may kinuha ito sa bulsa. Gusto ko sanang pakasalan ka. Sabay binuksan ng maliit na kahon na may lamang diamond ring. Napatakip siya ng mga palad niya sa kanyang bibig. Yes! Nasabi niyang bigla. Hindi na niya inisip pa kung tama. Pero ang alam niya, mahal niya si Dilan. Mahal niya ang lalaking tinanggap siya kahit na ano pa ang pagkukulang niya. Kaya isinuot ni Dilan sa kanyang daliri ang singsing na hawak nito.
Are you sure gusto mo akong pakasalan? Naluluha pang tanong ni Monica sa binata. Oo naman. Sa buhay ko wala akong ibang babaeng minahal kundi ikaw lang. Dati pa, simula na makita kita sa med school. Kahit kailan, hindi na kita nakalimutan. At ngayong tinanggap mo ang proposal ko, pinapangako kong ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Mahal kita, Monica. Sabi nito sabay yakap at halik sa kanya. Ngunit hindi alam ni Monica na noong gabing iyon, pinusundan pala siya ng kanyang ina at nalaman ng mga ito ang pakikipagrelasyon niya kay Dylan. Matapos ang pangyayaring yun, nagulat siya nang bigla siyang tawagan ng kanyang ate Lala at pinauuwi siya sa kanilang mansyon. Dylan, kailangan ko munang umuwi. Tinawagan ako ng kapatid ko. May emergency meeting raw kami sa pamilya namin. Ganun ba? Okay lang, pero bukas kita tayo. Pupunta ka ba sa bahay ko? O hihintayin kita sa labas ng ospital? Tanong nito. Dylan. Sambit niya sa pangalan nito, sabay taas ng kamay niya na nakaharap ang singsing sa binata. Simula nang isuot mo ito sa daliri ko, fiancé na kita, kaya handa na akong ipakita sa lahat na ikaw, si Dylan Alvarez, ang nag-iisang lalaking pakakasalan ko. Hindi lang boyfriend, kundi fiancé. Kaya okay lang kahit saan tayo magkita, kahit nasa loob ng ospital, hindi ako takot. Sabi niya sa binata at ginawaran pa ito ng halik sa mga labi nito. Nang nasa mansyon na sila, nagulat na lang siya ng pagpasok pa lang niya sa kwarto niya, malakas na sampal kaagad ang natamu niya buhat sa kanyang ama. Malandi ka! Sigaw nito. Honey, huwag mong saktan ang gusto ang anak mo! Sigaw pa rin ang kanyang mama. Bakit po? Ano bang nagawa ko? Tinatanong mo pa, Monica. Ayan, nakikita mo ba yan? Ibinalibag ng ama niya sa kanyang mukha ang mga larawan niya kasama si Dylan. May naghahalikan, pati na iyong lumabas siya mula sa bahay nito. Ibinigay mo na ba ang sarili mo sa kanya? Nakapamewang na tanong ng kanyang ama. Papa, huwag naman ninyong tanungin ang ganyan si Monica. Sabat ng kanyang ate na si Lala. Shut up, Lala. Kaya nagkaganyan niya si Monica nang dahil sa kakakonsente ninyo ng mama mo. Galit pa rin sigaw ni Chairman Fausto Villarica. Anong masama? Tanong niya habang umiiyak at isa-isang pinupulot ang mga larawang ibinilibag sa mukha niya. Walang masama kung makapagrelasyon ako sa kanya. Dalaga ako. Binata siya. Anong masama? Sigaw rin niyang tanong sa mga ito. Anong masama? Masama dahil mahirap lang ang lalaking yun. Hindi siya ang lalaking nararapat sa'yo. Si Dr. Alvin Sanchez, may malaking share of stock ang pamilya niya sa kumpanya natin. At marami pang branches ng ospital dito sa Pilipinas ang pamilya nila. Bakit hindi siya ang pakasalan mo? Papa! Hindi ko na kayang pagkontrol ninyo sa buhay ko. Simula noon hanggang ngayon, sinunod ko kayo. Sinabi niyo maging doktor ako, sinunod ko. Ngayon, pati pag-aasawa ko, sasaklawan niyo? Hindi ako papayag. Sigaw niya sabay alis sa silid nila. Umalis siya sa bahay nila, pero hindi siya pinalabas ng mansyon ng gabing iyon. Huwag niyong pabayaang makalabas si Monica ng mansyon. Maraing utos ng papa niya sa mga gwardiya. Tapos ay pabagsak nitong ibinaba ang auditibo ng telepono. Anong gagawin niyo kay Monica, Papa? Ikukulong niyo ba siya rito? Tanong ni Lala. Oo, kung iyon lang ang paraan. At tawagan mo ang ospital natin. Tanungin mo kung naroon ngayon si Dr. Dylan Alvarez. Hindi ako makakapayag na may hampas lupang makakapasok sa miyembro ng pamilya natin. Mariing utos ng kanilang ama. Ilang araw ang lumipas simula nang ikulong siya ng kanyang ama. Hindi rin niya nakausap si Dylan kasi pinuto lang lahat ng line connection sa kwarto niya. Ganoon kahigpit ang papa niya, lalo na kung hindi sila sinusunod sa mga kagustuhan nito. Ganoon din ang ginawa nito sa mga nakatatanda niyang kapatid. Ang akala niya, mag-iiba na ang lahat pagdating sa kanya. Akala niya kasi wala siyang halaga para sa pamilya niya. Pero mali pala, may halaga pala siya para sa ikayayaman ng negosyo nito. Monica, pwede ka na rin lumabas. Mahinang sabi ng ate Lala niya. Pugto at maga ang mga mata niya. Sa loob ng ilang araw, wala siyang ginawa kundi ang umiyak. Alam niyang nag-aalala sa kanya si Dylan, pero wala siyang choice at walang magawa. Nang sabihin iyon sa kanya ng ate niya, una niyang ginawa ay ang maligo, mag-ayos
at umalis kaagad patungong ospital. Hi Lucy, kumusta kayong lahat? Nakangiti niyang bati. Pilit niyang pinasaya ang tono niya para hindi malaman ang nangyari sa kanya. Oh friend, sabi naka-leave ka kasi may sakit ka raw? Tanong ni Lucy. Oo, pero magaling na ako. Siya nga pala. Sabi niya sabay inaligid ang paningin sa bawat sulok ng ER. Si Dylan ba ang hinahanap mo? Tanong ni Lucy. Ha? Oo. Nasaan siya? Nabasag ng bahagya ang tinig niya, ngunit sinikap niyang pigilan iyon. Inilipat siya sa probinsya, so government hospital na siya nagtatrabaho noong nakarang araw lang. Hindi nga namin alam kung bakit, bigla na lang. Sabi ni Lucy. Nang marinig niya iyon, napatakbo siya papuntang staff room. Hinanap niya kaagad ang mga gamit ng binata sa loob ng locker room, ngunit wala na siyang nakitang anumang gamit doon. Napaupo siya sa upuang naroon at napaiyak. Takip ng mga palad niya ang mukha niya habang humihikbi. Monica! Naramdaman niya ang palad ni Lucy habang umiiyak siya. Nangyari rin ba sa iyo? Iyon ba ang dahilan? Tanong ni Lucy. Alam kasi ni Lucy ang nangyari sa atin niyang silala noon nang mainlove ito sa lalaking hindi doktor. Ewan ko ba kung bakit ganito ang kapalaran namin? Hindi ko na kaya, Lucy. Mahal na mahal ko si Dylan. Mahal ko siya. At magpapakasal na kami. Pero nalaman ni Papa. Kaya ngayon, pinalayo nila si Dylan. Sambit niya habang nakayakap sa kaibigang si Lucy. Monica, sasabihin ko sana sa iyo. Alam mo bang in-announce ang kasal ninyo ni Dr. Alvin Sanchez? At sa mismong harapan ni Dr. Dylan nangyari ang anunsyong iyon. Pagkatapos noon, iyon na nga, kinabukasan, nilipat na siya sa ibang ospital. Sabi ni Lucy, hindi ako papayag! Mamatay muna ako bago ipakasal sa hayop na Alvin na yun. Napatayo siya at humakbang na paalis sa harap ng kaibigan. Si Lucy naman ay naiwang naawa sa kalagayan ng kaibigan. Nagtungo siya sa opisina ng papa niya na nasa ospital ng araw na iyon. Ito pa rin ang tumatayong presidente ng ospital kahit na ito na ang chairman ng buong kumpanya na hinawakan ng marami ring board members. Papa! Sigaw niya. Napataas naman ang tingin ng ama niya habang hawak ang mga papeles. Oh, narito na palang maganda at mabait kong bunsong anak. Bati ng ama niya. Ngumiti ito ng nakakaloko sa kanya. Hindi talaga kayo titigil? Hanggat hindi ninyo makukuha ang gusto nyo? Pati si Dylan na walang kalaban-laban sa inyo. Ang sama mo! Sabi niya. Para sa iyo ang ginawa ko. Wala akong choice kundi ang paalisin siya. Pinapili ko siya. Lisensya niya o ikaw. Pinili niya ang pagiging doktor. Kaya ayun, umalis na siya. At pinili ang isang public hospital sa malayong lugar. Gusto mo ba talaga akong makasal? Tanong niya. Oo, sa lalong madaling panahon. Sagot ng ama niya. Ayoko! Sabi ni Mama, gusto niya ako maging surgeon. Mag-aaral pa ako para maging cardiothoracic surgeon. Matapang niyang sabi. Ano? Monica, alam mo ba kung ilang taon pa ang gugugulin mo sa pag-aaral noon? Kahit pa 3 o 5 taon o 10 taon, okay lang, makaiwas lang sa kasal na gusto ninyo. Sabi niya sabay labas ng opisina ng ama. Galit na naibalibag ng kanyang ama ang mga hawak na papeles. Alam niyang may dahilan ng ama niya, kaya nito gustong maipakasal siya kaagad at aalamin niya iyon. Pero pansamantala ay gagawin niya ang mag-aral sa Amerika. Nagtungo siya sa ospital na pinapasukan ni Dylan sa malayong probinsya. 5 oras na biyahe ang inabot niya. Dylan! Sigaw niya na makita ang binata sa labas ng ospital. May hawak itong plastic na may lamang pagkain. Monica! Mabilis na nakatakbo si Dylan at niyakap siya. Kumusta ka na? Bakit nandito ka? Saka ikakasal ka na. Ba't pinuntahan mo pa ako? Sunod-sunod na tanong ni Dylan. Naluluhang napahawak siya sa pisngi nito. Kaya mo ba akong hintayin? Almost 3 to 5 years. Mag-aaral ako para maging surgeon. Ito lang ang paraan ko para makaiwas sa kasalang iyon. Sana pwede pa tayo sa pagbabalik ko. Ipangako mo sa akin. Sabi niya. Hinawakan ni Dylan ang mga kamay niya. Pinapangako ko. Hihintayin kita. Hanggang sa bumalik ka. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Pangako. Huling salita at alaala niya ng araw na makausap ang binata.
2 years ang lumipas. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Amerika, habang hawak ang isang pangakong binitawan nila ni Dylan sa isa't isa. Kaya lang, nasira ang lahat ng iyon nang dahil sa isang balitang nalaman niya. Isang taon ang nakaraan, muling nagbalik sa kanyang mga alaala ang lahat. Nakita mo na? Hindi siya mapagkakatiwalaan. He is not worth it to your trust. Malakas sa salita ng kanyang mama. Hawak niya ang mga sandaling iyon, ang isang magazine kung saan nakalathala ang mga larawan ni Dylan Alvarez at ng babaeng pinakasalan nito. Bakit Dylan? Nagtiwala ako sa iyo. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit? Sigaw niya habang nakaluhod at yakap ang magazine sa kanyang mga kamay. Walang tigil ang paglandas ng kanyang mga luha. Lumipas pa ang 3 taon at ipinagpatuloy lang ni Monica ang pag-aaral ng medisina at upang maging isang ganap na surgeon. Yes, ma. Oo, eto na nga, pababa na ako ng airport. Abangan niyo na ako. Sabi niya habang hawak ang cellphone at kausap ang kanyang mama. Katulad ng dati, ang mama niya ang sumalubong sa kanya. Sumakay na agad sila ng sasakyan na dala ng mga ito matapos ilagay ang mga bagahe niya. Anak, I'm so proud of you. Ngayon, isa ka ng surgeon. Hay, naalala ko pa dati ayaw na ayaw mo maging doktor. Pero ngayon, tinapos mo pa ang 5 taon para sa iyong pagiging specialist. Masayang sabi ng ginang. It's okay, ma. Pero hindi ako uuwi sa mansyon. Nagpabili na ako ng sarili kong condo unit at doon ko na binabalak na magstay. Huwag mo na rin akong ihati doon, ma. Kita na lang tayo sa ospital bukas. Sabi niya. Ano? Pero ang gusto sana ng papa mo, umuwi ka para mapag-usapan ang kasal ninyo ni Dr. Alvin Sanchez. Mama, I'm so tired. Wala na akong lakas ngayon para asikusuhin pa ang bagay na yan. Maraming araw para dyan. Isa pa, sinabi ko na kay papa na ayoko magpakasal. Sagot niya. Bakit hindi? Wala ka naman ang inaantay. Don't tell me na inaantay mo pa ang dila na yun. Matapos kanyang lokohin? Mama, ayoko nang pag-usapan pa ito. Mang Ricky, please stop the car. Ite-text ko na lang ang address ko para maihatid ang mga gamit ko. Sabi niya agad na bumaling si driver. Huminto naman ang sasakyan. Anak, papaano ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang mama. I'm okay, ma. Matanda na ako. Gusto ko na munang magpahinga. Don't call me. I will do that. Bilin niya sa ina. Tapos ay umalis na nga ito. Agad niyang tinawagan ang kaibigang si Lucy. Alam kasi nito na yun ang oras ng uwi niya. Maya-maya naman ay dumating agad ang kaibigan. Long time no see, friend! Bati nito sa kanya at agad na yumakap. Mabuti at malaya ka ngayon. Ang akala ko next day pa natin mapupuntahan ang unit mo. Sabi nito, ay nako, ayokong umuwi sa mansyon. Tapos ano, pipilitin lang akong magpakasal kay Dr. Alvin. Sagot niya. Tapos ay sumakay na sila sa kotse nito. Alam mo, hindi ka maniniwala. Kasi iyong nabilang ko ng unit mo, kaapelyido ni Dr. Alvarez. Alvarez Real Estate. Balita pa nito. Alam naman ni Lucy ang nangyari sa love story nila. Pero hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang pagbanggit nito sa pangalan ng dating nobyo. Stop talking about him. May gigil niyang salita sa kaibigan. Oops! Sorry! Nakalimutan ko lang. Pero may chismis ako about sa kanya. Gusto mo bang malaman? Tanong na muna nito. Ano naman yun? Alam mo bang mayaman na napangasawa ni Dylan? At sa sobrang yaman nito, nagtayo si Dylan ng napakalaking ospital. As in kasing laki yata o mas malaki pa sa ospital ng papa mo. At alam mo ba? Ano pa? Walang gana niyang tanong. Napataob na ng ospital niya ang ospital niyo. Mas malaki ng kita. At mas maraming VIP patient ang doon na nagpapagamot. Ginamit na talaga ni Mr. Genius ang galing at kakayahan niya sa panggagamot. Talo na ang ospital natin. Sabi pa ni Lucy na napapailing. Siya naman, lihim na natutuha at nasasaktan. Masaya siya para sa tagumpay ni Dylan. Pero nasasaktan siya kasi hindi siya ang kasama ng lalaking pinakamamahal niya sa tagumpay na iyon. He deserve it. Sobrang galing niya at walang duda yun. I think kapalaran niya ang babaeng napakasalan niya. I am happy for him. Sabi na lang niya na ibinaling ang paningin sa labas ng bintana. Really, friend? Talaga bang iyan ang nararamdaman mo? Wala ka bang regrets or galit? Kasi diba, natitigil ang salita ni Lucy. Wala.
ang pamilya ko ang may kasalanan sa kanya. Aaminin kong nasaktan ako kasi hindi siya tumupad sa pangako niya. Pero alam kong sa likod ng lahat, may matindi siyang dahilan. O baka nga, hindi kami para sa isa't isa. Ouch! Ang lungkot naman yan. Uso ngayon na yan, yung pinagtagpo pero di tinadhana. Balungkot na salita ni Lucy. Ikaw ba? Walang love life? Tanong niya na sa kaibigan. Ibinalik ang lahat ng tanong. Hay nako! Saka na lang ang kwento ko, friend! Sagot nito nang biglang mabilis na naipreno ni Lucy ang sasakyan niya. Oh, bakit? Tanong niya. May aksidente yata? Sabi nito. What? Mabilis silang napababa ng kotse matapos makita ang mga nakahintong kotse at sa kalsada ay may pinagkakaguluhang kotse na nakahinto. Ano nangyari? Tanong niya sa mga taong nakapaligid sa kotse. Kakabangga pala nito dito sa may poste. Nawalan yata ng preno. Tumawag na ba kayo ng ambulance o tulong? Tanong niya. Nako, hindi pa. Sabi ng isa pa sa mga tao roon. Hindi namin alam kung buhay pa ba ang mga nasa sasakyan. Sabi pa nitong muli. Lucy, tayo na magdala sa kanila sa pinakamalapit na ospital. Sabi niya habang tinitignan kung may pulso pa ang mga ito. Isang lalaki at iyong babae ay buntis pa at may kasama pang bata na nasa 5 taong gulang pa lang. Saan ba ang pinakamalapit na ospital? Tanong niya sa lalaki. Sa Alvarez Hospital, ilang kalye lang layo dito. Iyon ang pinakamalapit. Sagot ng lalaki na tumulong sa kanila na maisakay ang mga pasyente. Agad silang nagtungo roon. Bago iyon, nakatawag na sila sa ER hotline ng nasabing ospital. Nang oras na iyon, ay mabilis nilang nadala roon ang mga pasyente. Ngunit hindi niya akalaing isang tao ang kanya makikita roon. Sa mismong ER ng nasabing pagamutan. Habang naroon sila, nakita nila ang mismong nag-revive sa lalaking driver ay si Dylan. Bakit si Dylan pa ang nagtatrabaho at gumagamot sa pasyente? Tanong ng isang doktor na naroon. Oo nga, wala na bang doktor? Bakit kailangan ng CEO ng buong ospital ang rumisponde? Tanong rin ng isa pang doktor. Kung kumikilos na kayo, may 2 pang pasyente doon. Galit na sigaw ni Dylan habang gumagawa ng CPR sa pasyenteng na cardiac arrest. Yes sir! Mabilis at sabay pang sabi ng 2 doktor na naroon. Samantalang siya, para bang nagbalik sa kanyang mga alaala ang nakaraan nila. Iyong mga panahong silang 2 lang ang doktor sa emergency room. Walang kupa si Dr. Dylan. At in fairness, guwapo pa rin, pero may isang nagbago sa kanya. Bulong ni Lucy habang pinanonood nila ang binata sa nagliligtas ng buhay. Ano naman iyon? Tanong niya habang hindi inaalis ang paningin sa binata. Eh di iyong lalo siyang gumwapo. Lumaki ang katawan at muscle niya. Sabi muli ng kaibigan. Napatingin na siya sa sinabi ng kaibigan at irap lang ang kanyang iginante. Tara na nga, bago pa niya tayo makita. Sabi niya. Nang tatalikod na siya, isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Monica! Tawag nito habang humahangos pa. Kita niya sa mga mata ng binata ang pagmamadali kahit na nasa panahon ito ng pinakamahalagang buhay sa buhay nito, ang magligtas ng buhay. Aalis ka na lang? Iiwan mo na yung mga pasyenteng dinala nyo dito? Eh wala kang impormasyong iniwan. Sabi nito sa kanya. Ngunit hindi siya nakasagot, para bang nalunok na niya ang dila niya. Pati laway wala na rin. Hindi niya alam kung anong sagot ang sasabihin niya. Hindi kami ang pamilya nila? Tumulong lang kami para madala mga pasyente dito sa ospital na to. Sagot ni Lucy. Kahit na, pwede ko bang makausap ang kasama mo, Miss Lucy? Importante lang. Sabi ni Dylan kay Lucy, hindi rin nakakaibo si Lucy pero marahan itong lumakad papalayo sa kanila, nagbalik sa ER. Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag sa lahat ng nangyari? Tanong ni Dylan. Okay lang naman kasi lahat ng nangyari. Hindi kita sinisisi. Alam ko na mahirap ang maghintay ng 5 taon. At sa pagbabalik ko, wala pa rin kasiguruhan. Nauutal niyang sagot sa binata. Hindi iyan totoo. Alam ko may dapat akong linawin at ipaliwanag sa iyo. Ang lahat ng sa atin ay hindi pa tapos at hindi matatapos sa ganito lang. Sabi niya. Suminghap na muna siya at nagtangkang muling lumakad. Ngunit nagulat siya ng mahigpit na yakap ang naramdaman niya. Doon mismo sa lobby ng ospital na iyon nagaganap. Malakas niyang pinabitiw at inalis ang mga bisig nito
na nakakapit sa bewang niya. Tumigil ka! Huwag mong gawin ito sa akin! May asawa ka na! At ayokong masira ang pangalan mo, magkasira kayo ng dahil sa akin! Umiiyak niyang sabi. Listen, Monica. Mahal kita. At ikaw lang ang babaeng mahal ko. Please forgive me. At bigyan mo ko ng pagkakataong makapagpaliwanag. Pwede ba? Kahit na maraming tao ang nakakakita sa usapang iyon, walang pakialam ang binata sa kung ano ang sasabihin ng lahat ng empleyado nito. Okay, let's talk about it. Para matapos na. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Lumuluhang sabi niya sa binata. Humantong sila sa opisina ni Dylan. Nang iligid niya ang paningin niya, nakita niya ang pangalan nito at nakalagay nga doon ang title na President and CEO ng ospital na iyon. Congratulations! Isa ka ng successful doctor at ngayon may malaking ospital dito sa bansa. Nabalitaan ko rin na natalo na ng ospital mo ang ospital ng papa ko. Monica, hindi ito tungkol sa kung sinong panalo o talo. Hindi na ito tungkol sa mga pasyente. Tungkol to sa ating dalawa. Mahal kita. At kung iniisip mo na nagsinungaling ako, hindi. Hinantay kita at nandito ka na. Nakahanda na ako na ituloy ang lahat. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? May asawa ka na. May pamilya ka na. Oo. Nagpakasal ako kay Cecil. Pero alam niyang lahat at nakiusap siya sa akin. Kasi alam niyang mamatay na siya. Isang taon matapos naming magpakasal, namatay siya sa sakit na cancer. Alam mo ba ang walang nangyari sa amin? Kasi gusto lang niya akong tulungan. Oo, alam ko. Maaaring mali ako kasi sinamantala ko ang pagkakataong iyon na ibinigay niya sa akin para maabot ang pangarap na ito. Pero hindi ko siya niloko. Alam niya na ikaw lang ang babaeng mahal ko. Binuksan ni Dylan ang TV monitor at nakita niya ang babaeng nagsasalita. Isang video recording ang iniwan nito para sa kanya. Monica, ang babaeng pinakamamahal ni Dylan. Patawarin mo ako kung nasasaktan ka. Patawad kung naging makasarili ako at pinilit ko si Dylan na pakasalan ako. Alam ko pagkatapos ng kasal na ito, magiging masaya rin kayo kapag wala na ako. Ginawa namin lahat para labanan ang cancer ko. Kaya lang, wala na talagang pag-asa. At bilang kapalit ng lahat, ibinibigay ko ang lahat ng kayamanan ko sa kanya. Kasi mahal ko siya. Salaysay mula sa video recorded ni Cecil. Napaiyak si Monica sa nakita niya. Alam niya at nakita niya sa mga mata ni Cecil na mahal nito si Dylan. Tapat ka ba? Malinis ba ang intensyon mo, Dylan? O baka naman ginamit mo siya para yumaman? Tanong niya sa binata. Alam ko lahat ng tao sa paligid ko. Kahit na siguro ang pinakamalapit kong kaibigan. Iyan ang sasabihin at iisipin. Pero sana, Monica, maiba ka. Kasi kahit na ano pang kalagayan at katungkulan ko sa buhay, wala akong ibang babaeng minahal. Ikaw lang. Sabi ni Dylan. Umalis siya sa ospital na ito na hindi binigyan ng malinaw na salita kung anong magiging estado ng kanilang relasyon. Umiiyak siya habang nakaupo sa isang parke. Ayaw niyang husgahan si Dylan ng ganoon pero hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan niya sa lahat ng mga nalaman niya. Ikaw ba si Monica? Tanong ng taong nasa likod niya. Hindi niya kilala ang tinig nito. Naramdaman niyang umupo ito sa tabi niya. Sino ka? Tanong niya. Ako si Leia. Ako ang abogado at matalik na kaibigan ni Cecil ay yung babaeng na pang-asawa ni Dylan. Sagot nito. Ikaw ba iyon? Anong kailangan mo sa akin? Hinanap kita sa Amerika. Simula nang ikanasal sila, ipinahanap ka sa akin ni Cecil. May ginawa siyang sulat at siya mismo ang pumirma nito. Ito yung sulat na nagpapaalam siya sa iyo na gusto niyang pakasalan si Dylan. Kaya lang hindi ko na ibigay sa iyo. Pasensya ka na, hindi kita makita sa Amerika at ayoko namang ibigay ito kahit na kanino. Kinuha niya ang sulat nito. Sana kapag nabasa mo na iyan, huwag mo nang pag-isipan ng masama si Dr. Dylan. Ikaw lang ang minahal niya at kahit kailan, hindi niya inisip ang maghiganti sa mga magulang mo. Hiniling lang talaga ni Cecil na ospital ang ipatayo ni Dylan sa perang maiiwan niya. Kasi gusto rin ni Cecil na makatulong katulad ninyo at ito lang ang naiisip nilang paraan para magawa iyon. Layunin rin ang ospital ni Dr. Dylan na makatulong sa marami pang cancer patient dito sa bansa, lalo na doon sa mga walang kakayanang magpagamot. Sabi pa ng abogada, nang nasa bahay na niya siya, doon pa lang niya nabasa ang sulat. Naglalaman iyon ng paghingi ng tawad at nakikiusap na tanggapin niyang muli si Dylan. Kasi siya lang ang babaeng minahal ni Dylan, wala nang iba.
Tinawagan siya ni Lucy na paalis pala ng bansa si Dylan. Kaya nagmamadali siyang nagtungo sa airport para hanapin ito. Kahit na humahangos sa pagmamadali, buong sikap niyang hinanap ang binata sa karamihan ng mga tao. Hawak niya ang cellphone niya at tinatawagan si Dylan. Monica! Sigaw nito. Mabilis siyang lumingon at nakita nga niya ang binata. Dylan! Sigaw niya at napatakbo palapit sa binata. Dylan! Pakakasalan kita! Pwede bang magpakasal na tayo? Tanong niya habang ipinapakita ang singising na noon na ibinigay nito sa kanya. Kahit kailan, hindi ko ito hinubad sa daliri ko. Kasi para sa akin, ikaw lang. Walang iba. Ikaw ang gamot ko sa love syndrome ko. Ikaw lang ang gamot sa lahat ng sakit na mararamdaman ko dito sa puso ko. I'm sorry kung pinagdudahan kita. Ngunit bago pa niya matapos ang lahat ng sasabihin, ay nahalikan na siya ni Dylan at kinarga siya nito. Habang naghahalikan sila, wala na silang pakialam sa sasabihin ng mga taong nakakakita. Basta ang alam lang nila, mahal nila ang isa't isa. Nang araw na iyon, nagpakasal na sila. Sa judge na kakilala ni Dylan, nagpakasal sila kahit na sila lang ang naroon at ang kaibigan niyang si Lucy. Ngayon ay mag-asawa na kayo sa mata ng Diyos at sa mga mata ng tao. Sabi ng judge, "Congratulations, friend and Dylan! Happy wedding!" Sabi ni Lucy habang kinukunan sila ng litrato. Lucy, maraming salamat, sabi niya sa kaibigan. Ngunit nagulat sila nang makita nila ang mga taong inakala nilang tutol sa kanilang pagmamahalan. Ang tigas ng ulo mo, Monica. Talaga nagpakasal ka pa rin sa lalaking iyan? Galit ang tono ng boses ng kaning ama. Papa, wala na kayong magagawa. Nagpakasal na kami at hindi nyo na napigilan iyon. Kaya sana, hayaan nyo kaming mabuhay ng maayos at masaya. Sabi ni Monica. Papa, hayaan nyo na po kami ni Monica. Pangako ko pong iingatan ko siya at aalagaan. Sabi ni Dylan na lumuhod pa sa harap ng mga magulang ni Monica. Kahit na nagagalit ang ama ni Monica, tila nalusaw ito dahil sa pagluhod ni Dylan. Papa, hayaan na natin sila. Kilala at respetadong doktor na naman si Dylan. Ano po bang kailangan niyang patunayan? Sabi ni Lala. Hayaan niyo na po kami. Nasabi na lang ni Monica. Nang oras ngang iyon, wala nang nagawa ang ama ni Monica. Kaya hinayaan na nito sila at ibinigay ang basbas sa kanila. Dr. Dylan, ingatan mo ang anak ko ha? Tanging nasabi na lang ng mama ni Monica. Tapos noon ay sumama si Monica kay Dylan papuntang Amerika upang gampanan ang business meeting nito doon para sa ilang investors para sa kanilang ospital. Kasabay na rin ito ang kanilang honeymoon. Honey, kumusta ka na? Okay bang meeting ninyo? Ilang araw po ba iyan? Malambing niyang tanong kay Dylan habang naroon sila sa hotel kung saan sila pansamantalang tumutuloy. Halika nga. Sabay hila ni Dylan sa kanya. Sabay silang bumagsak sa kama. I miss you. Alam mo ba kung gaano kita namimiss? Sabi nito sabay hila sa kanyang kamay. Honey naman, ang tagal na rin natin dito ha. Gabi-gabi mong sinasabi na namimiss mo ko. Sagot niya habang nakakapit ang mga baraso sa liig ng asawa. Siyempre, para bago tayo umuwi matiyak na nating may baby na tayo. Yung buong 6 months natin dito, dapat may baon na tayo pag uwi, okay? Para pag uwi, konting panahon na lang ay makikita ko ng baby natin. Niyakap siya nito at muling hinaggan sa kanyang mga labi at muli nilang pinagsaluhan ng paulit-ulit ang bawat gabi nila sa honeymoon na iyon. Makalipas nga ang 6 na buwan, umuwi silang may kalakihan na ang tiyan ni Monica. Nagulat ang lahat dahil 6 na buwan pa lang ay nakabuo na sila. Wow, friend! Ang bilis mong makalunok ng pakuan ha? Ilang buwan na ba iyan? Tanong ni Lucy sa kanya. Lumipat na ito ng ospital na pinapasukan. Oo naman, nagbadali kasi kami ni Dylan. Gusto niya pagbalik namin makita na niya ang baby ng 1 month lang. 3 buwan ang tiyan ko kahapon. 6 na buwan na lang at lalabas na si baby. Tiyak kong magmamana siya sa ama niya, isang magaling na doktor. Bulalas pa ni Monica. Oh, alam mo, pakiramdam ng pinilit ha? Kaya sana itong inaanak ko, huwag mong diktahan kung anong magiging gusto niya sa buhay. Hayaan mo na siyang pumili. Payo ni Lucy na hinimas pa ang namimilog niyang tiyan. 1 buwan pa nga ang lumipas. Kahit nabuntis siya, ay parati pa rin siyang nasa ER.
nakamasid at nagbabantay sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. Kabuanan na rin naman niya, kaya naisipan niyang tumambay sa ER para kung sakaling manganak na siya, ay nakahanda siya. Nakakita siya ng pasyente nagle-labor sa loob ng emergency room. Nagagalit ito dahil hindi pa agad na asikaso, kaya nilapitan niya. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Mamaya lang ay may doktor nang lalapit sa inyo. Sabi niya. Anong klaseng ospital ba ito? Naturingang private, walang doktor agad. Sabi ng babae. Ma'am, ngunit bago pa siya nakasagot, ay naramdaman na niya ang pagtagas ng likido sa kanyang binti. Nanlalaki ang mga mata niya na makita ang tubig sa sahig na animoy na tapo galing sa timba. Nurse! Manganganak na ako! Sabi niya sa nurse na naroon. Nako! Si Dr. Monica manganganak na po! Mabilis siyang inalalayan ng mga nurse at pinahiga para dalhin sa delivery room. Nako! Ano ba yun, doktor? Nauna pa sa aking manganak! Naiiling na sabi ng babaeng paikot-ikot sa loob ng ER. Mabilis na bumaba si Dr. Dilan mula sa kanyang opisina, kinakabahan at hindi mapakali sa sobrang pag-aalala. Nurse Lucy, bakit hindi nalang nagpa-painless si Monica? Tanong ni Dilan. Sir naman, ayaw ni Monica. Kaya raw niyang ilabas ng normal ang anak ninyo. Isa pa, gusto raw po niyang maranasan ang sakit ng panganganak. Natatawang sagot ni Lucy. Nako, yung kaibigan mo talaga. Sabi nilang ni Dilan habang naghihintay pa rin sa ibabalita ng doktor na nagpapaanak sa kanya. Ilang minuto at lumabas na ang doktor para sabihin ang balita. Congratulations, Dr. Dilan. May anak ka ng lalaki. Sabi ng OB na si Lian. Salamat, Dr. Lian. Tapos noon ay manabuti niyang tignan ang anak niya sa newborn baby room. Mula roon, nakita niya ang anak niyang pinangalanan nilang Dion at naniniwala siyang lalakbayin din ang anak nila ang magandang buhay katulad nila. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik na sa pagtatrabaho si Monica. Katulad ng dati, nasa emergency room na naman siya para gawin ang trabaho niya at sa pagkakataong iyon, madalas na silang magkaroon ng combined operation ni Dilan dahil sa isa na rin siyang surgeon. Namuhay sila ng masaya habang ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga doktor at tinupad nila ang kahilingan ni Cecil na magbigay ng libreng treatment para sa mga cancer patient na walang pampagamot. Wakas. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.